ayon sa'yo kagandang loob. Mga salapoy iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. San aking puso't isipan, pagsanansang ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo na ang iyong anak ay magbayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mo na amin nawang makamtan ang pagpapala na kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin nang sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturoy niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kamibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buot ko't balbas, gayon din nang luran nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin.
pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa ako magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang nagpapatunay na wala akong sala. May mangangas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y yundinggin sa panahong iyong ibigin. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako'y naglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahang ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak paghamak sa iyo. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa, ang inaasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa aking mabaksik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ng Diyos aking aawitan, datakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito ninyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong manakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya
ng 30 salaping pilak. Mula doon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistasan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at kanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guru, 'Malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko ay sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa.'" Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inikanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa kapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila ay kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa-isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot si Jesus, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanudo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guru, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi. Ang mabuting balita ng Panginoon." Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sikapin natin na huwag maging Judas. Papaano tayo Judas sa kasalukuyan? Ang isang halimbawa, kung meron tayong ipinangangako sa ating Panginoon, pagkatapos hindi natin tinutupad, wala tayong isang salita, tayo ay nagpapakahudas. Mga ilang halimbawa, sa oras ng kasal, ipinangangako natin sa
ating Panginoon, magiging tapat tayo sa ating asawa. Pagkatapos ng kasal, pagkaraan ng ilang panahon, mayroon na tayong iba. Mayroon na tayong kabit. Ipinakako natin sa Panginoon, magiging tapat tayo sa asawang ipinagkaloob sa atin. Pagkaraan ng ilang panahon, mayroon na tayong ibang kabit. Nagpapakahudyo tayo. Nagpapakahudas. Isa pang halimbawa, kung tayo ay nagkumpisal, ipinangangako natin, sisikapin natin, hindi na magkakasala, magbabagong buhay tayo. Pagkalabas natin ang kumpisalan, walang tigil tayong nagkakasala. Wala tayong isang salita. Ipinangako natin na iiwas na sa pagkakasala. Isinusubo uli natin ang ating sarili sa walang tigil na pagkakasala. Wala tayong isang salita sa ating Panginoon. Nagpapakahudas tayo. Noong tayo ay nabinyagan, nangako tayo na bilang pagmamahal natin sa Diyos, ang magiging diwa ng ating buhay bilang Kristiyano o Katoliko, magmamahal tayo ng kapwa bilang pagmamahal natin sa Diyos. At sa ating pagmamahal ng kapwa, maglilingkod tayo. Magkakawanggawa tayo lagi-lagi. Pero ngayon, hindi na tayo nagmamahal ng kapwa. Ang ating iniisip, ating sarili lamang. Wala tayong isang salita. Nagpapakahulas tayo. At marami pang ibang halimbawa. Kaya, ang paalaala ng Diyos, sa araw na ito, sikapin natin iwasan maging hudas sa ating pang-araw-araw na buhay. Magsitayo na po ang lahat. Habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos. Alalahanin natin ang mapangligtas na gawain ni Kristo na kanyang lingkod. Ang ating tugon, Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi, manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon.
Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot, o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pamangailangan sa kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga may sakit at lahat ng nagdurusa, naway makaranas ng nakakapagpagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Panginoong Diyos, ibinigay mo sa amin ang halimbawa ng iyong anak upang ipakita sa amin kung paano mabuhay at mamatay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming pag-aakin at gawin mong ang pagganap namin sa kasalukuyan sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang
sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan. At magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanong kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat
dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasa mo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag
ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinaupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay minister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ng inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa akin.
Diyos kay buti mo. Sa isang tulad kong mas mayin sa nais mo, di man pansin laking ng pagmamahal mo. Tinatapanin ako, inatawad sa mga kasalanan ko. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahang dumalo sa tatlong araw na pagdiriwang ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Ito po ang mga sumusunod na schedule. Huwebes Santo, April 14, pagbimisa sa pagtatakip silim sa paghahapunan ng Panginoon sa ganap na ikalima ng hapon at susundan ng pagtatanod sa kabanal-banalang sakramento. Biyernes Santo, April 15, magkakaroon tayo ng 7 palabra, 7 huling wika, sa ganap na 12 ng tanghali at susundan po ito ng pagdiriwang sa pagpapakasakit ng Panginoon sa ganap na 3 ng hapon at susundan po ito ng prosesyon ng paglilibing ng Panginoon na iikot sa labas ng simbahan. Magdala po tayo ng kandila. Sabado Santo, April 16, ang pagdiriwang ng bihilya ng Pasko ng muling pagkabuhay ay gaganapin sa 7 ng gabi. Magdala po tayo ng kandila at susundan po ito agad ng prosesyon ng salubong sa labas ng ating simbahan. Makaisa po tayo sa lahat ng gawaing ito. Maraming salamat po. Sa darating na Huwebes Santo, ang pahalik ay isasara at ito'y muling magbubukas sa Linggo ng muling pagkabuhay. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na matatili lamang muna sa inyong lugar o kinaupuan. Pagkatapos ng pagwiwisit, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng kulay ng inyong kinaupuan bago kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap. Ipagkaloob mo na kami ay makapanalig ng wagas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka
Nazareno, iluluwalhati.